God, purihin ang Diyos na buhay. Tayo ngayon at sa ating evening prayer na kung saan natin po itataas ang ating mga panalangin sa Diyos. At bago ang lahat, wina-welcome po muna ang lahat ng ating mga viewers, ating mga kapatid sa Panginoon, sa Armor of God, Christian International Ministry, sa The Family of the Anointed One, sa mga batchmate ko, sa 60th PC Battalion, at sa lahat po ng mga 60th PC Battalion. Gayon din, yung mga class batchmate ko rin doon sa CJAS, class 76, welcome din po. At sa mga kaibigan ko dito sa Facebook, yes, sa lahat ng viewers at sa lahat ng Tutong Haypa, welcome po sa lahat. At ngayon po ay yung pong aking pong dadalhin sa inyong mensahe ay pinamagatan ko pong maintaining the fullness. Mga kapatid, kapag ito pong word na ito o itong message na ito ay patuloy po nating naunawaan at ito po ay ginawa po nating seryoso sa buhay po natin. Makikita mo ang paglaki ng kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo sapagkat hindi na ikaw ang makikita kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa buhay mo. So, purihin ang Panginoon. Dito po yung mararanasan mo, yung makikita mo ang mga tanda't kababalaghan ng Diyos, yung kamay ng Panginoon nasa buhay mo, nakapahid sa iyo ang kaluwalhatian ng Panginoon na kung saan ay hindi na ikaw kundi si Kristo na nasa buhay mo ang makikita. And that's why we need to maintain it. Amen? Bago ang lahat, manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po Diyos sa araw na ito, sa gabing ito, na ikaw, Panginoon, ay patuloy na sumusubaybay sa amin. Patuloy, Panginoon, yung anointing mo, yung pahid mo, ipagkaloob mo po, Diyos, Lord, sa inyong mga anak na nakatunghay ngayon, maging sa inyong abang lingkod, pahiran mo, Panginoon, ng iyong banal na langis at ikaw makita. Salamat muli, O Diyos, sa iyong kapurian, karangalan, kadakilaan, sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas, na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Yung pong aking pong dadalhin ay maintaining the fullness. Bilang isang Kristiyano, mga anak ng Diyos, born again, ay pinanganak doon sa realm ng kaluwalhatian ng Diyos, doon sa another dimension ng Amang nasa langit. Bilang mga Kristiyano, anak ng Diyos, ay kailangan natin parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng pananatili natin ng kapunuan na nanggaling sa Diyos. Mga kapatid, ito pong mensahe ay maintaining the fullness. At yan po ang siyang patuloy na gigising sa bawat isa sa atin upang tayo po ay maging tapat sa Panginoon. At sa oras na ito, hayaan po na pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Sabi po doon sa Ephesians chapter 3 verse 16. Ito po ay New Living Translation. Ang sabi po roon, I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Ang Diyos po ang maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, purihin ang Panginoon. So, yung kaluwalhatian po ng Diyos ay napakahalaga. And that's why we need to maintain God's fullness. The fullness of God can only be obtained when God's Spirit will continue to work inside of us. Sabi, ang kapunuan, ang kapuspusan ng Diyos ay ito ay ating pong matatamo, mga kapatid, kapag ang Espiritu ng Diyos ay magpapatuloy na kikilos at gagalaw sa buhay po natin. How can we obtain this? Paano po natin may obtain this? That's why, narito po tayo pang pag-aralan ito. Amen. At sa pamagitan ng patuloy na communion natin sa Kanya, ay patuloy na ipapahayag ng Panginoon ang Kanyang kaluwalhatian na kung saan pag naranasan po natin ang kaluwalhatian ng Diyos ay magbibigay po siya sa atin ng kalakasan. Amen. So, ito po yung patuloy na pagkilos ng Espiritu Santo doon sa loob o kaloob-looban natin. As you invited Him daily
mga kapatid, daily, I say again, as you invited Him daily in your life upang siya'y kumilos, gumalaw sa iyo. Amen. At siya rin ang magiging daily partner mo as you continue to exalt Him, as you continue to love Him. So, dito po, habang tayo po'y nagpapatuloy sa ating pong pagtunghay sa kanyang mga salita, hayaan po na i-treasure mo na ito sa iyong puso. Sa buhay na ito, we need God's Spirit. Amen? Kailangan natin ang Espiritu Santo. So, ito minsan ay nane-neglect po ng nakakarami. Amen. Marami po ang nakaka-neglect ng God's Spirit. It seems to them na hindi po masyadong mahalaga sa kanila ang Espiritu ng Diyos. But as we continue to read His Word, doon po ay malalaman natin na napakahalaga niya sa buhay po natin. Hindi po siya maaaring mawala kahit sa isang saglit sa buhay po natin. We need Him. Now, kung patuloy pong yun ang nasa puso mo na kailangan mo siyang mararanasan mo nga kapatid ang kanyang pangkilos at paggalaw. Dahil alam ng Panginoon sa puso natin, nababasa niya kahit ito pong puso na ito hindi nakikita, no? Hindi po natin nakikita ang puso, pero ang Diyos nakikita niya. Noon, alam niya, batid niya ang ating mga puso. Kaya nga, pag-aralan po natin ito ng lubos, alam niyo ba na ikaw at ako ay katulad sa tinatawag na dry cell o yung tinatawag na battery. Oo. At kinakailangan na kapag tayo po ay katulad ng battery, kailangan po ng battery na ma-maintain yung kanyang normal charge ng kanyang power to maintain the normal charge of electrical power. In order na kapag ginamit mo ito sa sasakyan, amen, kailangan fully charged po yung battery. Dahil kung hindi po siya fully charged, hindi po siya mag-i-ignite. Yung start, hindi po siya mag-i-start doon sa kanyang ignition. So, nandoon po ay magiging kalungkutan sa puso mo kapag ang battery ay lobat, amen, or na-discharge na. Dahil yung sasakyan ay hindi aandar. Amen? Alam nyo, mga kapatid, ang buhay po natin ay katulad din po ng bihikulo ng sasakyan na kailangan meron pong battery at meron din pong tinatawag na alternator para yung pong makina ay mapaandar. At kung papatayin mo man yung ignition key at kung i-ignite mo uli sa pamamagitan ng key, aandar uli yun. Why? Kasi meron tinatawag na alternator. Ito po yung kailangan po natin, yung alternator. Amen. Kaya nga, kailangan natin ito na yung pong kung nais po natin ang ating battery ay ma-maintain yung kanyang fullest extent ng electrical charge of power, kailangan natin yung alternator. At yung engine po ay tatakbo ng maayos na pagtakbo. Amen. Kapag meron pong tinatawag na alternator. Ibig sabihin, kailangan kumpleto. Kung meron pong battery, meron din pong alternator ang sasakyan. Dahil kung walang alternator at battery lamang po, hindi po makakaulit na mag-start ang automobile or ang makina. Amen. At ito po yung process na ito. Yung working process po ng sasakyan. Running and recharging. Amen? Running and recharging.
So yung process ng working nito ay yung running and recharging will make the dry cell to be in fully charged. Amen. Kapag ini-start mo yung key, ay aandar po yung makina. Amen. Kailangan mag-rotate po yung process na ito sa isang sasakyan. Pag ini-start mo yung key ng sasakyan, aandar po, pero makakagamit po siya ng electrical o electric charge power. At yung ginamit niya pong iyon, siyang magpapaandar sa makina. At kapag umaandar na yung makina, kailangan meron din pong tinatawag na alternator na magpupuno naman doon sa power ng battery na nawala sa kanya. Kailangan yung nawala sa kanya sa pamamagitan ng pag-iignite ay mapalitan din ng another electric charge of power. Kailangan meron ding ipapalit doon. So, kailangan po natin ito. Amen? Kapatid, iniahatulad ko rin po ito sa ating mga buhay. Sa ating pong kalagayan bilang mga anak ng Diyos. Amen. Tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Tayo po ay nananampalataya sa Panginoon. Tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Kailangan lamang po natin itong gawin, hindi lamang minsanan. Kundi nais ng Panginoon na ito'y i-develop po natin sa buhay po natin. Dahil sa pamamagitan nito, mga kapatid, makikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos na siyang patuloy na nakakapagpabago ng ating buhay. Babaguhin ng Diyos ang ating mga buhay. At kapag ito'y nabagong lubos, ayon doon sa kalooban ng Panginoon, ayon doon sa larawan ng Diyos, ayon ito sa kabanalan at katwiran ng Panginoon, doon po kikilos ang Diyos sa ating mga buhay at hindi lamang po tayo ang mapagpapala, kundi ang lahat po na magtitiwala sa Panginoon. So, ito po ang very key, mga kapatid. The very key is the sweet continuous communion with the living God through the Holy Spirit. Alam niyo ba yung pong ating pong paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng communion in prayer? Alam niyo po ba na ito po ang nagbibigay ng kapangyarihan yung sa pamamagitan ng ating communion sa Diyos. Binibigyan niya po tayo ng kapangyarihan, mga kapatid, in order na tayo po ay patuloy na lumakas at lumalim at magpagamit sa harapan ng Panginoon. Yung pong alternator po rito, mga kapatid, is the Holy Spirit. Siya po yung nagpo-produce ng kapangyarihan sa buhay po natin upang tayo ay makapanatiling malakas at makapanatili sa ating pananampalataya. Kaya nga, katulad po ng sinabi ko, tayo po ay tulad sa dry cell, no, na nangangailangan ng alternator. Na kapag tayo po ay ginamit ng Panginoon, kailangan natin ng Holy Spirit alternator upang sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Panginoon, yung alternator ay gagana uli. Amen. Gagana sa buhay po natin habang tayo po ay nagpapagamit sa Panginoon. At habang tayo ay nagpapagamit sa Panginoon, meron pong nagpupuno sa atin. At ang nagpupunong ito ay walang iba kundi ang Holy Spirit na siyang alternator ng ating buhay Kristiyano. So, kailangan natin ng maintaining the fullness of God. Alam niyo po ba na ang fullness ng Diyos ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Siyang nag-maintain ng
fullness natin. Siya ang patuloy na nagpapalagi sa atin sa kalooban ng Diyos upang manatili tayo kay Kristo Jesus. So we need that maintaining of the Holy Spirit. Ito po yung wonderful power can only come when a child of God had made a determination to stay in a daily fellowship and communion. Kailangan hindi lamang ito once, kundi daily po itong gagawin natin. Amen. Sapagkat habang ginagawa po natin ito, purihin ang Panginoon, nalulugod ang Panginoon, napapaluwalhatian ang Panginoon. Meron man dumating sa atin mga pagsubok o mga bagay-bagay na patuloy na sumusubok sa atin upang tayo ay subukan, mananatili po tayong matatag. Dahil meron pong isang kapangyarihan na i-maintain po natin at na-maintain po natin ito because of our closeness with God through communion with the Holy Spirit. So mag-commune po tayo palagi sa Holy Spirit. Amen. Yung glory will be there. Amen. As we commune sa Holy Spirit, nandun po ang kaluwalhatian ng Diyos. Alam nyo po ba na kapag ang absent ng glory is the presence of worry. Amen? The absence of glory is the presence of worry. Kung nais mo na mawala ang worry, hayaan ang glory will stay and be maintained in our lives. Amen. And that's why we need to maintain it sa buhay po natin. Yung pong Holy Spirit na yan, ang kapangyarihan po ng bawat isa sa atin upang patuloy na parangalan ang Diyos na buhay. Kaya nga, kailangan natin ng close contact with Him. We can maintain in us God's strength sa pamamagitan ng Holy Spirit. So to stand in this ground of faith in pursuing the journey of God's will, mga kapatid, makakapagpatuloy tayo dito sa lakbaying ito ng kalooban ng Panginoon. Dahil merong power, merong lakas na nanggagaling mismo sa Kanyang Espiritu na nasa atin, na nakalagay sa buhay po natin. Kaya nga, totoong ang lugar na ito ng Espiritu, kapag tayo'y naririto, we can now walk in the glory of the fullest extent ng Kanyang kapangyarihan. You need to understand that, kapatid. Yung kapangyarihan na yan, yan po ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Not only that, kundi yung kapangyarihan ng Diyos ay nakadamit sa atin. Kaya nga po, yung ating faith ay tumatatag because of Him. Purihin ang Panginoon. At ang diablo, mga kapatid, kapag nakita niya po ang glory sa atin, siya po'y takot na lumapit sa atin. Amen? That's why, ang diablo ay hahanap po ng kanyang panahon kung kailan siya makakapasok sa atin. Kaya nga, sinabi ko po sa inyo, we need to be in contact with the Holy Spirit. Let us maintain the fullness of God into our lives. Kasi kung hindi po natin i-maintain ito, ang diablo ay tulad sa isang leong umaatungal, naghahanap siya ng kanyang masisila. Sisilain niya po tayo. At kapag nakikita niya po na merong butas na pwede siyang lumusot, lulusot po siya. Why? Kasi ayaw niya na i-maintain mo yung kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Dahil alam niya na ang kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo ay napaka malakas na kapangyarihan na siyang tatalo sa buhay niya. Kaya ang diablo, ayaw niya mapanatili ang kaluwalhatiang ito na nasa iyo, na natanggap mo sa pamamagitan ng iyong sweet communion with the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga kapatid. And that's why,
Kapag ang experience na ito na nakabalot sa buhay natin ay napakalakas, mga kapatid, gagawa at gagawa ang Diablo upang kunin muli ito sa buhay po natin. But God is reminding us na yung kaluwalhatian, yung kapangyarihan, yung Diyos na nasa buhay mo ay napakalaki, makapangyarihan kaysa sa Kanya na nasa sanlibutan ito. 1 John chapter 4, verse 4. Kaya nga, hindi po tayo dapat matakot. Bagkos, magpatuloy lamang po tayo in our daily communion with God. Amen? Dahil kapag tayo po ay na well acquainted ng Kanyang glory, every day, the devil will be destroyed. Amen. Sapagkat alam ng Diablo, he knew it. Alam niya that when you and I may become acquainted, ito po ang dudurog ng Kanyang ulo, yung glory na yan. Amen? In this kind of anointing, mga kapatid, the devil will be destroyed. Kaya nga, ma-uproot natin yung mga gawa ng Diablo sa buhay, even sa buhay ng mga tao. Kaya nga, pag nag-pray tayo sa mga may sakit, na-uproot po natin, natatanggal po natin yung lahat ng uri ng sakit at karamdaman na nasa buhay nila. Ngunit, tandaan mo kapatid, habang ginagawa mo ito, the devil will send something, things against you. Magpapadala siya upang patuloy na hadlangan yung anointing na iyan. Gagawa siya ng paraan para alisin muli ang anointing na sa buhay mo. Kaya nga, you need to prepare yourself. At sinasabi ko sa inyo na kailangan mo lamang na i-extend mo palagi ang iyong pagmamahal sa Diyos na buhay. Panatilihin mo palagi ang iyong pag-ibig sa Diyos. Sapagkat kung hindi mo ma-maintain itong fullness na ito ng Diyos na nasa buhay mo, makakalusot po ang kaaway. Amen. Makakalusot po siya. Kaya nga, for those who are faithful on staying to meet God in this daily walk, you will receive God's anointing. Kaya nga, ito yung magwawasak sa ulo ng kaaway, ng Diablo. At ito po yung tinatawag na anointing or finger of God. So, ito pong finger of God na ito, ang Diablo ay walang kapangyarihan po rito. Ang sabi po dun sa Luke chapter 11 verse 20, "But if it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you." Brothers, every day, let the kingdom of God be established always with you. Then, kapag na-establish ang kaharian ng Diyos sa buhay po natin, sa puso natin, purihin ang Panginoon. Even your finger, God will use it. Amen? Sa pamagitan ng finger na yan, God will use that. At ang kapangyarihan at espiritu ng Diyos ay kikilos at gagalaw against the devil. At ang devil ay susunod sa iyo. Amen? So, purihin ang Panginoon. Hallelujah. At even the yoke of slavery sa pamagitan naman ng anointing will also be destroyed. At sabi ng Isaiah 10:27, sabi doon, King James po ito, sabi doon, "And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck. And the yoke shall be destroyed because of the anointing." Yung yoke po roon, tumutukoy po ito sa mga pasanin, sa mga bigatin, sa mga sakit at karamdaman, sa mga problema. Kaya nga, kapag dyan yung anointing, it shall be destroyed. At alam nyo, nangyayari ito, nagaganap. It is because you are maintaining the fullness of God na nakadamit sa buhay mo. Hindi mo yun hinuhubad, kundi patuloy every day in your everyday walk with God through your communion,
in the spirit sa pamamagitan ng prayer. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Nag-i-increase po yung anointing sa buhay mo. That's why you need to maintain that, kapatid. Do this every day. Mag-set ka o maglagay ka ng schedule na yung anointing ng Lord ay maging buo uli, maging 100% muli yung anointing ng Lord. Alam niyo ba na ang anointing, ito po ay kapag tinanggap mo, hindi po ito nag-i-stay. Yes, ang Holy Spirit ay nag-i-stay sa buhay po natin. Pero yung tinatawag na anointing or yung tinatawag na langis ng Diyos, ito po ay nagbabanis. Amen? Yung anointing na ito, yung pahid ng Diyos sa buhay mo. Pansinin niyo po, na kapag kayo po ay nagpahid ng langis sa inyong mga katawan, buong katawan, pansinin niyo po na ito yung nagbabanis. Maya-maya yung langis na yan na nakapahid sa iyong katawan o yung lotion, kung nagpahid ka ng lotion, yun po, maya-maya lamang po ay naglaho na. Amen. Di po natin alam kung kailan maglalaho. But kapag mini-maintain mo yung fullness ng Diyos, hindi po siya naglalaho. Kaya purihin ang Panginoon, patuloy na parangalan natin ang Panginoon sa lahat ng sandali ng ating mga buhay. At sa oras nito, manalangin na po tayo. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, hayaan po ang glory mo, Panginoon Lord, ay lumago sa buhay ng mga anak mo. At patuloy, Panginoon, pagpalain mo ang mga anak mo, Panginoon. Lagi mong pupunuin, pupuspusin, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, lalong-lalo na, Panginoon, as they schedule themselves, Lord, to meet you. Lord, kung sila man ay mag-schedule sa madaling araw, i-meet mo sila, Panginoon, punuin mo sila, Panginoon, at ayan, sumabog sila, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Panginoon, at patuloy mo silang yakapin at maranasan nila, Panginoon, o Diyos, ang kapangyarihan ng Espiritu habang sila, Panginoon, naghahanap sa iyong presensya, Panginoon. Salamat po, Ama, na marami. Ayan po, nasa oras na ito, in the name of Jesus, I destroy the work of the devil. In Jesus' name, at lahat ng gawa ng Diablo sa buhay ng mga nakatunghay ngayon, sa pangalan ni Jesus, winawasa ko ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name, lahat ng sakit at karamdaman, ito'y aking ginagapos ang sakit at karamdaman. At pagkatapos, ito po ay aking winawasak ngayon sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama, na marami. Salamat sa kaluwalhatian na idinamit mo sa iyong abang lingkod. Salamat mo. Pagpalain mong bawat isa. Pagpalain mong buong churches. Pagpalain mong lahat na katunghay. Lahat po na may sakit ay pinagaling mo na, Panginoon. Lord, ang aking may bahay, pinagaling mo na rin, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Complete healing, Panginoon. Pinagkaloob mo na. Salamat po. Patuloy mo, Panginoon o Diyos, Lord. Pinagpala ang lahat ng chapter ng Armor of God. Ang lahat po. Mga kaibigan ko sa Facebook, pinagpala mo rin, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin na po natin ang katugunan ng ating mga panalangin. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon, kapag kayo po ay pinagpala, pwede niyo pong i-chat ang inyong abang lingkod upang patuloy na bigyan ko po kayo ng pagkakataon na makapag-testimony sa mga ginagawa ng Diyos sa inyong mga buhay. So, maraming salamat po. Minsan pa, to God all be the glory. In Jesus' name, Amen.